maaaray pa rin po ang ilang nagtitinda ng bigas. Hindi pa raw kasi nila ramdam ang epekto ng anihan dahil mataas pa rin ang presyo nito. Balitang hatid ni Nico Wahe. 52 pesos hanggang 59 pesos kada kilo. Ganyan ang presyoan ngayon ng well-milled rice dito sa tindahan ni Aling Elvira sa Blumentritt Market sa Maynila. Noong nakapanayam ko siya noong Agosto kung kailan walang patid ang pagtaas ng presyo ng bigas, ganito na ang presyo niya. Wala raw talagang nagbago sa kabila ng pagdaan ng anihan. Ganun pa rin, hindi naman bumaba. Lalo ngayon wala nang anihan, 'di ba? Tapos na next year na. Hindi na mag-expect na may baba pa ngayon sa tingin ko. Dahil sa kinukuha namin, hindi naman bumababa eh. Sa ngayon daw kasi nasa 2,600 pesos hanggang 2,700 pesos ang kuha niya ng kada kaban ng bigas. Wala raw sanang problema kung may bumibili. Ang kaso, matumal. Tsaka ang gobyerno nagbibigay ng ayuda. Bigas ang binibigay nila, kaya naapektuhan kaming mga bigasan. May tinda naman daw siyang tig 44 pesos. Ang kaso, ganito ang kulay at kalidad. Sabi nila, pang-aso na lang daw eh. Sa mga inabutan naman naming mamimili, madalas imported na bigas galing Thailand ang binibili. Gaya ni Christina na may maliit na karinderiya. Mahal sa yan eh, maganda yan eh. Pangkarinderiya yan eh. Hindi raw pwede ang local rice sa karinderiya. Hindi siya pwede pangkarinderiya kasi malambot. Hindi yun pwede. Malulugi ka dun. Kailangan maalsa. Ang construction worker na si June, ramdam daw talaga ang taas ng bentahan ng bigas ngayon. Sa ngayon, medyo mataas eh. Masakit sa bulsa. Ang dati raw kasi ng 44 pesos kada kilong bigas na binibili niya, 59 pesos na. Kaya siya na lang daw ang bahalang magremedyo. Bawas tayo sa kain. Hindi nakakain ng almusal. Kape na lang siguro. Tanghali na lang, hapon na lang kakain ng kanin. Ayon kay Engineer Rosendo So, presidente ng Grupong Sinag, bagamat patuloy ang pagdating ng mga inaangkat na bigas mula India, hindi raw sapat ito para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Ang inaasahan daw nila ngayon ay ang magandang ani pagdating ng Marso sa susunod na taon. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.